and guests do not reflect those of the station. You are what you watch. Hello, my name is Harry Tumbuatco, and welcome to this program. Dediretsuhin ko na po kayo, no? Now it's April 1, and the campaign for the local politics have started for local government. So, lahat ng congressmen sa mga district, hindi yung party list, mga district, pababa sa governor, sa mayor, vice mayor, councilor, nangangampanya na for the next 45 days. I'll go straight to the point. I'm running for Bunting Lupa for Congress, and I'm asking for your vote. Iboto niyo po ako, and the reason being, I will tell you in the next 8 minutes why I ask you to vote for me for Bunting Lupa. Camera will move to the left. What happens in Bunting Lupa, we have 9 barangays. Ang 9 po na barangay, yung 8 po doon, nakaharap po sa Laguna, Dibay. Alam niyo po, ang pagtatakbo sa gobyerno, ang tatakbo sa mga iba-ibang position sa politiko, ang legislatura, ang trabaho po ng legislator or congressman and senator, upper house yun, ito yung lower house, yung congress, ay hindi katotohanan lang. Congressmen are not supposed to manage and administrate the district. They are supposed to create visions for the district, if not protect through oversight. Yan po ang trabaho po ng Kongreso. The idea is to see what you can do for your district, or to sit in Congress and should bills be passed that are against the people of Bunting Lupa, then the congressman from Bunting Lupa, in this case, God willing, I will protect the rights of the people from Bunting Lupa. Sa Bunting Lupa po, sabi ko, we have 9 barangays. 8 po dyan nakaharap sa bibig ng Laguna, Dibay. Ang Laguna, Dibay po, napakagandang dagat yan na lake, no? It's a very controlled environment. At paligid po yan ng Binangonan, Taguig. 2 probinsya, actually, Rizal at Laguna. And anong nangyayari niyan? Paikot po yan, Binangonan, Taguig, Parañaque, Bunting Lupa, at papasok na ng Calamba, Cabuyao, papuntang Los Baños, all the way inside Laguna, hanggang San Pagsanghan at Paete, paikot po yan, tsaka Candelaria. Ang nangyayari po dito, pag nabusog na at napuno na po yung Laguna, Dibay, taon-taon po nangyayari ito, marami na pipinsala. Sa may Laguna area, mas lalo na ang mga informal settlers. Mas marami na pipinsala, maraming namamatay. Pag napuno na po yung Laguna, Dibay, galing sa tubig from the Marikina area coming down sa north portion, and in the south, ang likod po nun sa Pagsanghan, pagbaba sa Caliraya. Ganun kataas po yung tubig, kumbaga, sa bundok, bumababa yan. Lahat na iimbudo sa Laguna, Dibay. Ang Laguna, Dibay, bo, huwag niyo isipin na lalabas yung tubig po dyan sa Pasig kasi hindi pwede. The water exchange from the top where the Marikina rivers come from, nagda-divert, nagle-letter Y po yan. And what happens is it one side goes down to the Pasig River and the other side goes into Laguna, Dibay. There is no way the water can go up again and then turn left and go down to empty itself in Manila Bay. Now, what happens? There is only one way that we can fix the Laguna, Dibay, and this is the only real perennial problem that happens every year. I, as your congressman,
will address Laguna de Bay. And the only way we can address this is if we build a spillway. Alam niyo po, kung ito ang Laguna de Bay, dito po ang Manila Bay, pababa po yan. And the shortest distance, ideally, is through Sukat kasi government road nga yan. Lalagyan mo ng tubo na malaki-laki para pag napupuno yung Laguna de Bay, bababa ang tubig para hindi na mapipinsala. Destruction to property in munting lupa will be dramatically, if not totally, reduced, if not eradicated. The problem is, when you build a spillway, it's going to take money, big money, out of the coffers of national government. I propose, may solution po ako, I have a legislative agenda. I propose to build a circumferential, ibig sabihin paikot po yan ang buong Laguna de Bay, parang skyway na may toll. Itatayo po natin yan, maybe 2-3 stories, parang skyway po. Sa NLEX, meron tayo yan, ang tawag dyan yung aqueduct sa may marsh doon. Ano? What will happen is we build it on the water, iikot. Paikot yan, pababa ng Taguig, paikot ng Binangonan, daan sa Candelaria, pasok sa Pagsanghan, balik through the Laguna area, hanggang Munting Lupa. Paikot-ikot lang po yan. The idea is to build, operate, and own, and use foreign funds. Why do you need to elect me to build this project? Tinatanong ako. Because we need, first and foremost, the political will which we need to require to get from the national government. And by this, I intend to create an association of just the congressmen who are all exposed to Laguna de Bay. With this association, we will have the political voice and clout to get that authorization to build the circumferential tollway, skyway, sa tubig, ha? Hindi po sa lupa. Sa tubig tatayo yan. Tapos may mga ramp on, ramp off. This is my legislative agenda na gusto ko ibigay sa mga tao ng Munting Lupa. Every year po, yan talaga ang pinakamalaki nating problema, taon-taon. Now, there are many other contestants in Munting Lupa asking for your vote. I hope they have a legislative agenda. Hindi yung naririnig natin sa mga senador ngayon, ano, tsaka marami dyan. I'll give you health, I'll give you education, I'll give you security. Alam mo, lumang tugtugi na po yan eh. Andiyan dyan naman ang DOH, andiyan dyan naman ang CHED, or Department of Ed, andiyan dyan naman ang PNP, tsaka AFP, ano ba naman? Yun ang parati nangyayari. So, in this show, I'll come back every Monday for the first 10 minutes, kakausapin ko po kayo. Vote Harry Tambuatco for Congress.